Yan guys, hello, good morning. Today is October 26, 2023. 9 ng umaga. Repair natin ngayon. Eto guys. Problem nito, shorted. Yan. Color pool. So, sabi ng may-ari, nagpalito siya tayo display port. Testing na natin. 3.3, so walang issue. Okay. So, good. Shorted tong isa. So, may shorted tayo. Ayan. So, tingnan natin kung marirepair ito. Dito siya. Yung mga lalagyan ko. Kumuha ka ba lalagyan ko dito? Ano mga lalagyan ko dito ah. Masa na yung lalagyan ko dito? Tayo lagay ng tornilyo. Ubus na. Lagay na lang natin dito. Lagay ng tornilyo. Wala nang sticker, wala nang warranty. Mukhang napakadumi. Masyado siyang madumi. Wow. So, nabuksan na rin pala ito. Nabuksan na tapos nilinis. So, yun ang ano na ito. Sana ma-repair to. Kasi yung iba, sirain kasi yung ganito pag na, ano, nasira. Hindi na nare-repair. Meron kasi nito dito eh. Nalta ko ng IC eh. Hindi na rin eh. Hindi na rin na-repair. Siraan na din siya. Okay. So, marami siyang dust dito. Puro dust na siya. Dami yung dust. Ito. Tapos nilinis pa. Sinubukan linisin. Basang-basa dito. Dust. Nilinis din siya eh. Paint brush.
Microscope inspection. Napakadami nito. Wow, oily. May langgam pa. Alin yung bloated? Wala ah. So, wala makitang shortage. So, dito siguro. Sa taas. Yun. May isa. May yung bloated na isa. Medyo mahirap siyang tanggalin kasi may electrolytic capacitor. So, yan yung isa. Puro dust na kasi siya. So, kailangan ultrasonic cleaning. Grabe. Lapot-lapot na. So, ano na to guys? Galing siguro to sa mining. Yan. Pag mga ganito kasi, mining ginagamit. Yung super oily siya. Or malapit sa lutuan, ganyan. Nilinis din siya guys, kaya siya ganyan. Nilinis din. Tinaray din linisin ng may-ari. Shorted. Ayan no. So, dapat din nga ginalaw. Nag-protect lang siya. Nasunog. So, tanggalin natin to. So, medyo mahirap siya tanggalin. Kasi, paano yung style niya? Kabila, malalagyan natin yung kabila, hindi. Tapos dito sa kabila. Anong panglagay natin? Hot air. Asa natin? Ay.
So, may pakibaliktad nga. Done. So, check lang natin mabilisan kung shorted pa rin siya. Okay. Okay, no shorted at all. Okay, so yun lang siya. Hindi natin ito pwedeng testingin agad. Bali, ang gagawin natin ay palitan lang tapos ultrasonic cleaning. Ayun ang the best. Huwag tayong piyasa. Palitan natin siya. Okay, so ganun na position. Okay. Low melt solder, gagamitin.
Okay, so cleaning. Itim ng itim ng ano ng dumi. Secured lang natin bago natin siya i-ultrasonic cleaning. Okay na. Okay na. Babad muna natin to. Ayan, okay na siya. Okay. Let's see. Course, dito yung 12 volts kasi dito okay na siya. So, okay na rin siya. So, wala na. Okay na yan. Yung 1 volts, parang shorted ang baba. So, baba, meron tayong 78. 0.0075. Hindi yan, hindi yan shorted. Okay niya. So, baka naka-pending siya. Minsan kasi mababa siya gawa nito. Kapag na-delay, delay yung voltage input.
So ito ay 5 volts. Yung ating memory. 0.0200. Okay yan. Good. Okay siya. Hindi naman siya shorted. Okay. Ultrasonic cleaning muna. Masyadong madas. So hindi natin siya pwedeng i-testing. Gawa nang mag-bloated yan. Mabadumi siya. Loop. Ano siya? Putik na siya. Putik. So ultrasonic cleaning muna natin. Then, saka natin siya papaproban muna natin din sa thermal pad sa customer. Saka natin siya i-ano. Stress test. Okay? So, yan lang naman. Sira. Isa lang. So, hindi natin sigurado. Tingnan natin mamaya kung ilan ang sira. Baka may humabol pa. May bumigay pang isa. So, minsan kasi pag sira dito, sira din yung nasa dulo dito. Yan. Or dito sa baba. Yan. Kasi yung sa baba dito, yan. At saka dito, ay connected dyan dito. So, yan. So, tingnan natin. Okay? Update ko kayo a few minutes. Ayan guys, ito na yung updates natin sa nire-repair. Ayan. So, okay na siya guys. Ito siya. Okay, show ko sa inyo. Ayan yung pila ng repair natin. Ayan. Ayan, so okay na siya. As you can see. So, running na siya ng stress test. So, this is cooler for RTX 3070 8GB. So, ang problem nito, shorted. Kaya benchmarking natin, yung EPS niya guys is 240, ganyan naglalaro. 240, 200, 175, ganyan. Ganyan yung EPS niya. So, GPU temperature niya guys, napakababa lang. Ang narito po ay 76.2 degrees Celsius, yung GPU chip temperature. Okay, pan-speed niya is 58%. So, hindi siya pa nakaka-full speed, 100%. So, baba lang. Naka-full extreme testing po tayo ng benchmarking using Hebench benchmark. Ayan, Hebench benchmark. DirectX 11. So, ayan, APS nyo guys. Mataas naman 3 digits. 200 plus naglalaro. Ayan. So, okay na okay. So far, so good. Ayan. So, yung kanyang memory is 7,000. Yung tama, 1,700 memory. Ang kanyang GPU clock is 1,900 plus. So, yun yung kanyang ano. So, okay naman guys. So far, so good. So, ang ginagamit pala nating power supply ay in-play 750 watts. Yan. So, in-play lang yan guys. Yung bronze na bronze daw niya. So, yan. Sa mga nagtatanggol sa mga branded GPU na bulok daw ang in-play. So, yan. Matagal na natin yung pinang-stress test ng video card. So, ilang taon na. In-play, using in-play power supply. So, so far, so good naman. So, kasi ito lang naman ang niloload niya. Motherboard at saka video card. Wala naman siyang ilaw, pan. So, wala naman eh. Yan. So, wala naman siyang mga pailaw. O, may web camera, ganyan. So, wala naman. So, this is running for motherboard, video card, and keyboard and mouse. Yun lang. Kaya, sakto-sakto lang. 750 watts in-play. Okay? So, I'm not promoting in-play, but it's depend compatibility kung work naman at pasok. So, ayan guys, running siya stress test. And matatapos na ang ating round stress test. Okay, ayun, ang result. So, ang score niya is 5,515. Maximum EPS 18. Ang minimum EPS 18. Ang maximum EPS is 408. Yan. So, yung result na EPS siya dito guys is 219. Yan. Pero ang nagra-running dito, 250, 285. Yan. So, depende yan sa cycle ng isang graphics o isang picture na kanyang nilalabas o pinaprocess. So, yan ang kanyang EPS. So, ganyan guys, mataas using extreme testing, full testing yan. Naka. Yan. So, okay na siya guys. It's pass a stress test. Yan. So, yan lang yung ano isang na-repair natin na isa. Yung the rest ng mga na-repair ko guys na binidyuhan ko ay Gigabyte RTX 3060 at Gigabyte RTX 3070 Eagle. So, yung Eagle na nabidyuhan natin, so I think mauna siyang ma-upload. Ano siya? No display, pumutok yung capacitor sa memory niya.
Kaya lang, napadisplay ko siya. Natry ko na everything. Talagang sira yung GPU chip. Nag-garbage display. Tapos, error code 43. Yung RTX 3070 na gigabyte. Yung 3060 naman. Ayan. So, sira din. Sira yung GPU chip. Ayaw pumasok ng 1 volts. Ayan. Pero yung kanyang inibol. Ayan. Etcetera, etcetera. Tone. So, complete voltage yung IC. Pero, ayaw lumabas ng 1 volts. Sa kahit edgican. So, mababa yung nilalabas. So, sira yung GPU chip. Ayan, guys. So, yan guys, ang ating update sa video card na ni-repair natin na yan na Cooler 4 RTX 3070 8GB. So, bibihira lang yan guys, maging successful rate yung repair natin ganyan. Yan. So, yung, may rin niya pinarepair dito isa. Binigay na lang ng customer. Ang problema, napadisplay ko din to. Kaya lang, isang beses lang, kapag inanumoli siya, magdi-display, tapos mawala naman. So, may issue rin siya. No overview na schematic din siya. Yan, so medyo yung color pool, medyo mahina siya sa ano. Merong isang color pool yung RTX 3060 na 12GB. Yun kahit galing mining, nare-repair ko siya, guys. Yung isang version na yun na yung kasi maraming version yung color pool, yung white version na 12GB. Ayun, guys, mataas ang successful rate nun sa akin, wala pong palya yun. 100% successful rate pa yun, yung ganung version. Parang ganito rin yung mukha niya. Yan. Pero white siya. Yan. Pero ibang design eh. Parang ganito din siya. Yan. Parang ganito din ang design. Pero yung likod, ganyan yung likod. Yan. Pero yung isa siya guys, yung parang kulay puti. Iba yung ano niya, design niya dito. Sa casing. Yun. RTX 3060. So 100% successful rate pa ako doon. Wala akong palya. Pero dito sa color pool na 3070 na ganito, so medyo palpak yan, mahina. Mahina yung GPU chip niyan, saka yung memory. Minsan sira memory, putok. Minsan putok yung 12 volts, yung memory driver, putok. Saka yung isang version ng color pool na iGame. Color pool, alam ko yung color pool, yung iGame, color pool din yon. Brand din yun ang color pool. Hindi ko lang sure. Ano kasi eh. Basta iGame lang kasi nakalagay sa ano niya. Pero color pool na din yata. Nakalagay kasi CN eh. China. So, hindi ko sigurado kung pareha sila. Yeah, so, ito mayroon pa dito color pool na 3070. Ibang version din siya. So, yun. Maraming klaseng version ng video card. Depende sa pagkakagawa ng version. Kahit sinabing RTX 3070, marami siyang klase. Kahit yan isang brand lang, isang brand, halimbawa, o ganyan, colorful, marami siyang version. Meron siyang amp edition, meron siyang gaming edition, meron siyang B2, something ganyan, parang mga ganun siya. Taipan, may tinatawag advance, may advance pay, may tinatawag na advance. Yun, marami mga katawagan sa ano. Kasi marami dito guys sa likuran, mga colorful siya. So yan, medyo mahina din yung color pool. Ang pinaka number one talaga natin sa RTX 3070 SOTAK, yung dual pan lang siya na SOTAK na hindi yung amp edition holo ha, pangit yung amp holo na 3070. So yung ano lang, SOTAK gaming na RTX 100% yung guys, walang palya. Kasi ang ganda ng protection, no? Nagbo-blow lang yung MOSFET nung kapag madumi, nabasa. So yun ang kagandahan niya. Kaya pag mayroon kayo mga recommended, tatanong kayo ng recommended GPU, so tanong kayo sa technician. Alam yan ng mga technician. So ako, dito. Tanong kayo dito sa video card. Alam ko yan dito. Sa taas ng successful rate. Hindi yan sa dahil nasisira. May actually, naibablog natin yung mga nasisira na nagagawa. Yung mga hindi nagagawa, hindi natin nabablog. Kasi nga, hindi naman successful rate. Mahina yung successful rate. Yan, kagaya ng AMD. Sa mapansin nyo, vlog natin, puro NVIDIA. So, yung kagandahan, kay NVIDIA nare-repairs. Ayan. So, depende sa ano. Pero, meron din ang mga vlog na AMD. Sa swertihan na talagang hindi pumasok sira yung GPU chip. Madalas, AMD, shortage yung GPU chip. Meron nga ako dito, yung mga papalitan ko ng GPU chip. Mga binigay na lang ng customer. Ayan. So, yun guys. So, ako yung nag-ano lang. So, for... etcetera lang. So, kwento-kwento lang. Para at least may idea din kayo kasi na marinig nyo yung sinasabi ko. So, I'm not promoting any video card. But,
as a expert, I'm showing the best video card, okay, as a end repair after warranty. Okay, kasi dito naman, kagaya nito guys, yung mga nare-repair ko, ginagamit ko, ano may binibenta ko. Talagang tested siya guys, andito nakasalang, ilang buwan na dito nakasalang, ginagamit ko siya dito sa personal computer. Dito pa nare-record natin to. Ang gamit ko dito sa pinare-record natin ay AMD Sapphire RX 580. Yung unang version guys, yun yung maganda 100%, yung maganda ang success rate. So, yan guys, mga ganun. Tested naman guys, kahit ang video card ay ni-repair guys, maniwala kayo sa akin, tumatagal po siya. Depende lang sa user, sa gumagamit, kung marunong o hindi. Yan. Depende lang sa compatibility at kung saan gagamitin. Okay? So, kailangan ng expert regarding sa mga computers. Okay? Hindi basta-basta, tira ng tira. So, depende din yan sa perfect inasimbol mo. Baka ang dami mong pan, tapos ang baba ng power supply mo. Tapos sisihingin mo pa yung video card. So, walang ganun guys. So, kailangan ng IT expert for best recommendation. Okay? So, yan guys, ang aking update sa video card na repair natin na yun. Ayun siya. So, running pa rin siya. So, waiting. So, video ko yun, sisend ko sa mayari. Okay, so guys, hanggang dito na lang ating video repair. So, thank you for watching. See you on the next repair. Okay, bye for now.